Hi guys, good evening. Kumusta na po kayo? Ito, ang daming ganap sa araw na ito guys. Gumala na naman ako. Siyempre, alam niyo naman, pagkatindera ka talaga, no? O may-ari ka ng sari-sari store, ay hanapin mo kung saan, no? Yung kung saan ka nakakamura, no? Upang sa ganoon ay mas malaki yung kita mo at kahit ibaba mo yung presyo mo ay okay pa rin. Wala naman sa plano ko guys na pupunta sa ibang bayan, sa kabilang bayan, no? Kasi nga ay pupunta sana ako kanina doon sa bayan namin para mag-purchase ng mga paninda ko. Kaso nga lang ay parang napag-tripan ko na pupunta na lang ako sa Puregold lalo at doon na nga yung napunta ko guys, no? At kung pupunta kayo doon, no, sa mga hindi pa po nakapag-try, kailangan meron kayong face shield, no? Kasi ako, hindi ako nagdala ng face shield kasi dati-rate ay required naman yung face face shield, no? Sa mga nakalipas, no, ng mga buwan, no, lalong-lalo na yung kasagsagan ng COVID-19. Pero sa ngayon ay nung napunta ako ng Apari ay hindi na rin kailangan kasi parang ang dapat na meron lang na suot mo ay yung face mask. Pero sa ngayon ay dahil may mga cases na naman ay ni-required na naman nila talaga. At saka medyo humigpit na naman sila guys, no? At yun nga, kailangan talaga yung face shield. So bumili po ako ng face shield, no? Sabi nila sa akin is 35 pesos, pero tumawad ako, so binigay sa akin ng 30 pesos. And then bumalik na ako doon sa Puregold. At hindi pa naman ako kumuha agad ng mga paninda ko, kundi syempre naglibot-libot muna ako para tingnan ko yung mga presyo kung mas mura ba doon sa Puregold kaysa sa pinagbibilhan ko doon sa bayan guys, sa mga grocery store doon sa bayan. At laking gulat ko kasi ang laki ng pagkakaiba. Mandakin mo yung compare na lang yung gatas, no, na binibili ko ng 105, no, to 107 pesos ay mabibili lang doon ng 103. So tingnan niyo ang laki yung diferensya. At saka yung evaporada na binibili ko sa bayan, no, ay binibenta nila sa akin ng 28, pero doon is 24 lang. So ang laki. At saka marami silang mga freebies. At saka meron kasi sila yung mga 5+1, mga ganun. So doon ako nag-focus sa mga may freebies guys, kasi mas malaki yung kita natin sa mga ganung items. At tinanong nila ako, no, so ito rin ay share ko rin ito para yung mga hindi pa nakapunta ng Puregold at para alam nyo na yung mga requirements sa para maging para magkaroon yung makapag-member ka, no. Para magkaroon ka ng membership card ay kinakailangan meron kayong mayor's permit or okay na daw yung barangay permit at saka yung 2x2. So yun ang sinabi nila sa akin kasi tinanong nila ako kung meron akong sari-sari store at kung member na ba ako ng Puregold. Ang sabi ko ay hindi. So sinabi nila sa akin na kung gusto kong magpa-member para marami tayong discount, no, ay dalhin ko lang yung barangay permit, yung sari-sari store barangay permit at saka kaya yung mayor's permit, no, na talagang nagpapatunay na meron po talaga tayong tindahan. At syempre huwag kalimutan yung 2x2. So yun nga, so pagbalik ko siguro dadalhin ko na yon para mas marami na namang discount. Pero sa Novo kasi guys, so napunta ko ng Novo, hindi na nila kinakailangan ng mga ganun, no. Basta nagbayad lang ako ng 200 pesos, no. Pero sa Puregold wala ka pong babayaran. Walang membership fee guys na sisingilin sa iyo. Pero sa Novo kasi meron.
hiningan ako ng 200 pesos, no? Kasi yung dati kong Novo membership card ay expired na. Kasi nga, syempre, matagal din ako doon sa ibang bansa at every year ata yun, no? Kailangan i-renew. So, yun nga, no? Ang laki ng pagkakaiba. So, ang advice ko lang sa inyo, kung meron kayong malapit na pure gold sa inyong lugar, doon na lang kayo mag-purchase kasi aside na maraming mga freebies at saka mas mura yung presyo doon ay magkakaroon pa ng discount, no? Kung member ka po, kung meron kang membership card. So, yun nga yung kagandahan, guys. So, sabi ko sa sarili ko, no? Ay, doon na lang ako bibili. Kasi, dito sa bayan, mas mahal pa nga yung pamasahe ko, guys. Kasi, pag mag-arkila ako ng tricycle, no? Nagbabayad ako ng 200 pesos. Pero, ang pamasahe ko lang doon, papunta pabalik, is to 120 pesos lang. So, tingnan ninyo, nakamura na nga ako doon. Nakamura pa ako sa pamasahe, guys. So, at saka, kwinenta ko talaga yung kikitain ko pagka mabenta ko lahat yung mga napamili ko ay ang laki pala ng kikitain ko, guys, no? Kasi, at saka ang kagandahan, yung mga hindi ko talaga nakikita, no? Na kailangan ng tao dito sa bayan namin, pagpupunta ako ng mga grocery store, no? Doon ay marami talaga yung wala, no? So, mas prefer ko ang babalik na naman doon, no? Pagka mag-purchase na naman ako ng aking paninda. Kasi, talagang hindi lang, sulit na sulit talaga, guys. At saka, talagang halos doble, no? Yung kita mo, no? Kasi nga, yung malaki yung patong dito sa bayan namin kumpara doon na, guys, no? At hindi ko alam kung magkakaroon ng pure gold dito sa bayan namin. Siguro hindi mangyayari yun. Baka hindi po iaalaw kasi marami na silang kakompetensya pag ganun, no? Ito lang yung masasabi ko, guys, no? Go-go lang kayo kung ano man yung mga plano ninyo o kaya gusto ninyo magkaroon ng sari-sari store. Kasi ako, kahit sinabihan pa ako noon na ay marami ng sari-sari store, magkakatabi na nga kayo, ay hindi ko po pinansin sila, guys. Basta nagpatayo lang ako, nagkaroon ako ng sari-sari store at sa awa naman ng Diyos ay syempre marami tayong napagbebentahan, guys, no? Sobrang saya kasi kahapon na nga lang, dalawang tao lang yung bumili sa akin na my birthdays, no? Ay umabot pa ng 3,000, dalawang tao lang. At swerte-swertehan talaga, guys, no? May mga time na medyo mababa ang benta natin, pero sa akin ay nagpapasalamat ako araw-araw kasi malaki yung napagbebentahan ko at nakapag-purchase ako araw-araw. Hindi kagaya yung mga iba na konti lang yung napagbebentahan nila. Kasi, alam nyo, guys, kung bakit konti yung napagbebentahan ng mga iba. Kasi, hindi kasi sila kumpleto sa paninda. Kung mas marami kayong paninda, mas marami kayong kikitain dahil mas marami kayong napagbebentahan. Ako nga lang, guys, ay kanina, no, nakakita ako ng mga square pants, no. Alam niyo naman, no, pagkatindera ka, no, ang daming mga pumapasok sa isipan mo talaga, no, na pagkakakitaan. So kanina, 'di ba, gumalagala pa ako, pero tingnan ko yung presyo ng mga gulay, no. At yun nga, may nakita ako ng mga square pants. Nagbebenta ng mga square pants. So, sabi ko, tinanong ko, sabi nila is 50 pesos. Yung 50 pesos, no, ay parang mura na din. Kasi nakita ko sa bayan, ay binibenta nila ng 85, 75, no. So, bumili ako.
Ay, plus sabi, ibenta ko po siya ng 8 ng 75. Syempre, tutubo na ako ng 25 pesos sa isang square pants lang, guys, no? Pero, minabot ako na 65 na lang, guys. So, sa 6. So, magkano na yung kinita ko? So, parang sa square pants pa lang, ay lumabas na yung pamasahe ko, guys, diba? So, parang, parang sold na yung pinamasahe ko. So, how about sa mga ibang items? Syempre, ay kita ko na yun, guys. So, sobrang nakaka-inspired, no? Ang magkaroon din ng sari-sari store. Lalong-lalo na pagka meron kang kaalaman, o kaya lalong-lalo na pagka yung madiskarte ka, guys. Yung hindi ka lang nagpo-focus doon sa ibinebenta mo sa sari-sari store, kundi titingin ka rin ng mga ibang pagkakakitaan, no? Ako hindi naman ako nagfo-focus masyado sa mga ibang pinagkakakitaan ko, kasi ang target ko talaga is itong sari-sari store. Kaso nga lang ay kung meron ako talaga akong nakita na parang mura, ay binibili ko kasi pinagkakakitaan ko, guys. Kanina ay pagkatapos kong kumain, no, na tininan ko muna yung mga presyos. Syempre, nag-pricing na ako. And then, nagluto na ako ng balut at saka siomay. Alam nyo naman, guys, na araw-araw ako talagang nagluluto ng balut at saka siomay, kasi meron akong challenge, no? Gusto ko kasing kumita para makapagpatayo po ako ng sarili kong studio. Yung simple lang na studio, kasi gusto ko yung meron akong privacy na talaga. Ito kasing tindahan ko ay sobrang dami ng tao, at syempre naiistorbo kasi ako pagka gumagawa ako ng video pagka sa tanghali. Kasi nga ay hindi ako makapag-focus, aside na busy ako, kundi maraming kasi tao, so hindi ako makasyadong makapag-focus na magsalita, no? Sa gabi lang talaga ako kumukuha ng mga videos. Hindi naman kasi ako masyadong makagawa ng mga ibang content, kasi nga alam nyo naman na may COVID pa, ang daming bawal pa yung gumalagala, guys, no? So dito lang muna ako sa tindahan, no? At syempre, kung pumupunta man ako kung sa malapitan, no, ay hindi ako nagtatagal, guys, no? At syempre, nag-iingat din ako sa COVID, no? Kasi hindi mo talaga alam kung sino talaga ang nagdadala ng virus sa mga nakakasalamuhang virus. So, ito lang yung update ko. Ang daming mga ganap sa araw na ito, guys. At syempre, ito lang yung maipapayo ko, no? Kung meron kayong karatig, yung okay, malapit lang sa inyo ang Puregold, doon na lang kayo bibili, guys, no? Kasi mura talaga. Nakita ko talaga na mura. Meron man siguro yung mas mataas, pero mostly sa mga items doon ay mas mura kumpara doon sa bayan, no? Sa aming bayan, guys, no? So nakapag-decide ako na kahit isang beses lang sa isang linggo ako pupunta doon, no? Para mag-purchase ng maramihan. At may mga items naman na wala doon na meron sa bayan, pero ang talagang target ko lang doon, no? Kaya gusto ko talagang mag-purchase ng mga paninda ko sa Puregold, kasi mas mura talaga. So ito lang yung guys, yung update ko, no? Kailangan ko pa kasing mag-order ng mga gulay, mag-order ng mga isda, kasi maaga na namang bukas i-deliver nila. Kinakailangan kasi meron po tayong mga ganito, kasi kailangan ito ng mga tao. Kikita po tayo, guys, no? Yung tilapia, no, ang bigay sa akin is 120-130 per kilo. So binibenta ko siya ng 150. Pero kung yung live yun, guys, ha, yung buhay pa, lumalangoy pa talaga. Pero pagka kapapatay pa lang yung tilapia, no,
ay binibigay niya sa akin ng 100 pesos. So, yung 100 pesos, pagkaibenta mo ng 150, ang laki ng kita mo guys. Kasi pinapantay ko minsan sa normal na presyo. So, 50, no? Malas mo lang. kung wala talaga yung kapapatay pa lang, no? Kasi yun nga yung diskartehan sa ano guys. At saka marami naman kasi yung pagpipilian na i-deliver kung gusto mo. Kasi nag-chat na siya sa akin ng gabi kung ano man yung kakargahin niya bukas. Siyempre kung gusto mo mag-order ng ilang kilo, ilang kilo sa tilapia, ilang kilo sa bangus, ilang kilo sa salmon, ilang kilo sa kadis, ilang kilo sa pusit. So, at saka ganun po, kaya yung baraniti, din depende na sa iyo guys. No? At sa mga gulay naman, syempre, meron din akong pinag-o-orderan ng mga gulay na hindi ko na kailangan pupunta sa bayan. Kasi ganun, mas mura pa nga guys, no? Yung benta ko, no? Yung benta ko dito sa tindahan, no? Mas mura pa kumpara doon sa palengke. Kasi, ang benta ko kuminsan ng, yung kamatis, no? Ay 20. Kung minsan, ay bibilhin mo pa ng 25 doon sa bayan o kaya 30. At saka, yung sibuyas, no? Binibenta ko siya ng 60 pesos dati. Doon sa bayan ay binibenta nila ng 80 pesos. So, ang laki ng patong na kuminsan, guys, no? At, pasalamat ako kasi meron akong supplier sa mga items na gusto kong ibenta, guys. At saka, kung karne naman ay, meron na naman sa umaga, dumadaan siya dito sa bahay, no? At pinahiwa-hiwa ko na. Dati-rati, ako yung naghihiwa, guys. Pero dahil sobrang busy, pinapahiwa ko na siya ng tig-1-4, tig-1-half, at saka tig-1-kilo. Pero sa mga manok, guys, no? Ay, ako na mismo ang naghihiwa kasi parang wala na silang time na sila pa yung maghiwa. At, yun nga, sa mga gulay naman, ay syempre, dine-deliver na lang sa bahay ng umaga kung ano yung mga gusto mong ipa. Kasi iwas COVID, iwas virus pa to guys. Mas nakakabuti na rin na magpapadeliver ka na lang, no? Kasi sa labas, ang dami mong nakakasalamuha. So, ito lang yung masasabi ko guys, no? Kung gusto nyo talagang magkaroon ng sari-sari store, no? Kailangan kompletohin ninyo. Hindi man maramihan, kundi kahit ilan lang, no? Ilan lang yung mga hindi naman fast-moving na mga items, basta meron. Ito po yung sekreto ko, guys, kasi yung mga kakompetensya ko ay maraming mga items na meron sa akin, wala sila. So, pumupunta sila dito sa akin, no? Kasi nga, ay alam nila na mabibili nila yung gusto nila. At saka kagabi, no, magsara na sana ako, pero medyo meron kasing humabol kasi mag-birthday daw yung anak niya bukas. So dito na lang siya kumuha lahat-lahat, guys, no. At sa awa naman ng Diyos na kumpleto niya, na walang kulang talaga yung mga hinanap niya sa akin. Ang sabi niya, "Bat mura? Ang mura pala," sabi niya. Ay, syempre naman, no, discount na yon ng tindera, guys, no, para makamura, ay para mas nakamura yung mga bibili sa'yo, kailangan ay madiskarte ka, no, kailangan mapagmatsyag ka kung saan ka kukuha yung mga mas mura, no, kumpara sa normal na presyo ng mga kompetensya mo. So, yun lang guys. Sana ay nagkaroon kayo ng leksyon sa mga sinisya ko sa inyo, no? At ako nga pala si Weng, no? Dating OFW. Pero ngayon, ay may ari na ng sari-sari store at nag-forward na ako, guys, no? At syempre, happy, no? Kung baguhan ka pa lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell at huwag din kalimutang mag-likes para naman ma-recommend yung video natin, guys. At, syempre, para kikita naman, no? Kasi,
nakakatulong ito ng malaki para sa akin, no? Para mas matupad ko din yung pangarap ko, kasi gusto ko talaga yung magkaroon ng gusto ko talaga ito pa rin yung dati kong pangarap na maging boss ko yung sarili ko. So yun lang, bye-bye, see you again sa next video.